morning, mga ka-chickies. Anong oras na? 8:35. Kanina pa po ako gising, mga 7:30 yata. Naglilinis tayo ng banyo. Malagay. Kasi po dito sa tinitirhan namin, agency po ito. Every 6 months po, ini-inspect po yung bahay. Tinitingnan kung may sira ba or na-maintain mo ba yung ano ng bahay. Yung ayos. Which is good naman para wala namang masabi yung landlord, di ba? Na it's already been, magti 3 years na po kami dito. Pero as a couple, mag-o 1 year na. So for renewal na po kami ng kontrata. So meron po tayong inspection sa Tuesday. So inuumpisahan ko na nga po maglinis para maalis yung molds. And then sa Saturday, linis po ako ng kwarto, both rooms. Tapos litpit-litpit lang. Dito sa kitchen, titingnan ko kung makakapaglinis ako today. Kasi magluluto po tayo eh. Baka malagyan kasi ng chemicals yung mga pagkain. Baka Sunday ko na lang yung gagawin. So meron nga tayong, dahil nga nagtitipid na tayo ng kuryente, alisin ko na yung gloves ko kasi tapos na rin naman ako. Mag-gloves po kayo, pero pag meron po kayong hawak na chemicals. Okay? So, meron po tayong, Hercel. Baka ito na yung hinihintay ko. Akala ko, delay na naman or nawala na naman. Kasi meron po ako nawalang Hercel, pero na-refund ko naman po. Pwede nyo pong i-report yon. Pag nasa eBay kayo, pag broken yung item or kulang, i-report nyo po yun. Protected kayo ng eBay. So, hindi po dumating yung parcel ko last week. And then, last week ba yun? Parang last 2 weeks pa yata yun. Hindi po siya dumating as expected. And then, ni-report ko po siya sa eBay. Sabi ko, hindi siya dumating. How many days ko na siyang hinihintay. Lumampas na siya dun sa due date niya na dapat dumating siya ng ganyang araw. So, ang nangyari, nirefund po yung aking pera. So, ito na nga yung ating thermos kasi nga nagtitipid na tayo sa kuryente. So, malalagay na natin yung ating tubig. Yehey! Mainit na tubig dito sa ating thermos. Ayan. Meron po kasi sa Argos, kukunin ko na lang sana. Kaya lang, since hindi naman tayo pupunta ng Stratford, nag-add na lang ako ng, actually, ang difference lang naman is 1 pound kaysa sa ipapadeliver ko kasi siya ng 3 pounds po ang bayad. Kung i-collect ko naman sa Argos, ayaw po niya mag-process. Hindi ko po alam kung bakit. So, ito po ang ating thermos. Nasa 1.8 liters po siya. Ayan. Hindi po pwedeng mamili ng kulay, basta sabihin mo lang is yung dami, yung laki, yung capacity niya. So, ito po, hugasan ko na siya ngayon para malagyan na natin ng mainit na tubig. Actually, dapat yung kukunin namin, yung pinapump, kaya lang ayaw daw ni Daddy. Mas gusto daw niya yung ganito. Sana okay naman ito. Kasi may mga iba daw na meron siyang something sa loob na papel. Ayan. Thermos. Genuine. Ibig sabihin original. So, kailangan ko ng meron talaga siyang something. Siguro yun yung insulation. Na ano. Ayan, tapos meron na siyang 2 cups, o di ba? Sabi nila ang capacity nito is 12 na ganito. So ayan, hugasan ko na siya maya-maya. Maghuhugas na rin ako ng plato kasi binabad ko nga po pala yung aming shower head kaysa sa bibili pa ako ng bago. Pwede naman siya. Tingnan natin kung effective nga yung ating DIY hack sa TikTok.
Hinanap ko siya. Anyway, sa YouTube din naman, ganoon naman siya. Iniscrub ko muna siya sa baking soda, yung shower head, and then, kasi hindi naman po siya fix sa wall. So, tinanggal ko siya kaysa sa nakahang kasi siya na may plastic. Binabad ko siya doon sa may tabo. Inubos ko yung vinegar. Ayun. So, nakababad na siya ngayon. Sana matanggal yung mga scale-scale. And then, nilagyan ko ng bleach yung bathtub para pumuti. And then, ayan. Nagpapa-ano na tayo ng pork ribs. Hindi ko siya na-defrost kagabi. So, ngayon na lang. Para makatipid sa kuryente, i-pressure cooker ko siya ng at least 5 minutes. Kesa sa ipakulo ko siya ng 1 hour mahigit. Dahil nga nagtitipid tayo sa kuryente, mga kachikis. Dati po kasi, dun sa kukompute ko, umaabot po kami ng 7 to 8 kilowatt hour a day. Dahil nagiinit po kami ng tubig for 24 hours na dalawang beses. So, ngayon po, hindi na po ako nagiinit. Kung ano na lang po yung pag-iinit niya na madaling araw. Nakakatipid po kami ngayon ng at least 2 kilowatt hour. Kaya, medyo ano nga po kami ngayon. Tipid-tipid. Ayan. So, ito na nga po ang ating thermos. So, anuhin na natin. Hugasan na natin. Coffee muna tayo. And then, yung binigay na biscuit ni Ate Aileen. Masarap siya. Ayan. Ganyan siya. Masarap po siya. Ayan. Bagay na bagay sa coffee. Thank you, Ate Aileen. Meron akong inaalmasal. Diba, diet din pag may time. Lumabas muna tayo, mga kachikis. Wala na kasing saging. Tsaka chips. French fries ni Hera. Mahangin po sa labas. Kaya hindi ako makapag-vlog ng maayos. Baka lumipad na naman yung cellphone ko. Pauwi na tayo. Sobrang lakas ng hangin ngayon. I-haul ko na lang ito pagdating. Okay? Tingnan nyo yung langit. Ang dilim. Dilim nung ulap po. Baka biglang umulan ng malakas maya-maya. Ayan mga kachikis, mahangin po sa labas. Ito yung ating binili. Ginamit ko lang yung aking bonus card. Ito naka-seal, madami siyang laman. 22 sachets, 250. Regular price ata nito kundi 450. 250 na lang. Tapos bumili na tayo ng itlog. Para meron tayong stock. Kasi minsan pag nag-lidl ako, wala. Saging. Tapos, magpabili si daddy ng mga apples na pugbog na pala itong isa. Na green. Yellow green. Ayan. Tapos, bumili tayo ng chips. Ng french fries and home chips. Yung pong home chips, pag sinasabi kong chips, yun yung mga makakapal. Pag maliliit, yung thin slice french fries. Ayan. Masarap po ito, kaya medyo may kamahalan. Kuha ka ng dalawa, $4.50. Pero kung isa lang, $2.95. Kung dadagdag ka na lang ng konti. Kaya bumili ako ng dalawa. Yung isa, french fries. Yung isa, home chips. Yung makapal. Yan po yung laging kinakain ng mga British. Mga home chips. Yung makakapal. So, ayan, dalawa. Para mas makasave. Bibili na lang siguro ako ng skin on fries. Pag nag-lidl tayo, siguro isang piraso na lang. Dahil meron nga tayong ganito. Ayan. So, all in all, nasa 11 pounds. Yung bonus card ko, may 5 something pa siya. Ginamit ko na. And then, meron akong cash. Yung mga barya ko, meron pa akong 7. So, sakto-sakto lang. Para meron tayong stock. At hindi ko nabibilhin pagka nag-weekly groceries tayo. Kasi ito na lang po yung natitirang itlog natin.
madami-dami pa naman. Kaya lang, di ba pa weekend na. Mag-aano na naman tayo. Magtutuyo. Bukas siguro mag-dimiyas tayo. Bili lang ako ng toyo, magic sarap, tsaka mga dried fish. Yun lang, wala po akong gaanong bibili. Mga kailangan ko lang kasi wala na nga tayong toyo. Ito na lang. Ito na lang po nakitira. So, ayun. Mga kachikis, sama-sama ko lang yung vlog ko kasi putol-putol po yung aking vlogs. The following day. Morning! Hi! Good morning, mga kachikis. Long time no see. Today is April 8, Friday. Yan. Magmiyas muna tayo. Wala kasi tayong dried fish. Tsaka yun nga, magic sarap, toyo, ganyan. Tapos, bili tayo ng something na madala natin sa Sunday kasi mayroon tayong good news sa galing kay Ate Grace. Congratulations, Kuya Roger! Yan. May good news sila. So, abangan nyo po yan sa Sunday. Magbabarbecue daw kami. So, hanap ako ng pwedeng dalhin. Siguro magkutsitain. Magpalitaw ulit ako. Let's go! We're going to Mia's first. Mia's. Mia's? Yes. Ayan, kasama natin si Chikis. Okay naman yung panahon, though cloudy. Medyo sumisilip si araw. Pero it's not sunny. Hindi rin gaano malamig, okay lang. Okay yung weather. Basta hindi po umuulan. Medyo hassle kasi pag umuulan eh. Ayan o. Ayan, sa wakas nakalabas kami ulit ni Hera. Ayan yung araw, lumalabas naman siya. Sumisilip. So, sakay tayo ng bus doon. 58 or 3:30. Going to Mia's. Ayan. Okay, see you later. Look. Diyan na lang tayo bibili pagka ano. No? Sarap, lalaki oh. Bili muna tayong kamatis. Ito na muna kasi mamimili tayo bukas. Saka ng ano pa kasi ano? Gatas. Milk. Say we're going home. Ayan mga kachikis, nandito na tayo sa bahay. Nagbihis na kami ni Hera para mawala yung mga virus sa labas. So, diba? Ito yung pinamili natin sa Mia's. Actually, bumili pala tayo sa Tesco doon. Ang ganda ng mga strawberries mga kachikis. No? Ito, bumili lang tayo ng tomatoes. Semi-skim milk kasi ubus na. Kasi nagpo-porridge tayo. Pati tuloy ako, nag-porridge na rin. Tapos, kailangan ko na talagang mag-grocery kasi wala pong laman ng aming fridge. Ubus na. Bumili tayo ng mga dried fish. Ito muna kasi hindi ko maabot isa. Danggit.
dried anchovies. Mas gusto ko to, kesa dun sa talakitok. Mas malasa siya for me, ha? Ayan, magpapalitaw tayo sa Linggo kasi nagyaya po na hindi oras yung ating mga sisis. Dahil meron nga pong good news. Magdadala ako ng palitaw at saka ng ano ba yun? Kutsinta. Ito sa palitaw kasi sa kutsinta marami pa akong tapioca dyan. Tapioca starch. Magic sarap. And then, favorite ko ito na chocolate chip cookies. Parang malusaw na yata. Fibisco. And then, dahil si Ate Aileen, binili niya yung dalawang ganito. So, nag-stock na tayo ng bago para kay Daddy na Dalgety bitter melon na teas. Ayan. Meron na tayong stock. Konti lang pinamili natin. And then, yung soy sauce, sabi ko, diba, ubos na yung ating stock. And then, nakakita tayo ng madaming talong, which is 150. Nakikita nyo ba? 150. Oh, sakto, sakto. Tapos, kaya lang yung kamatis nila, hindi ko gusto. Kaya, lumipat tayo ng Tesco. Para hindi na kami bumaba ni Hera dyan sa Iceland. Ito yung talakitok. And then, last na lang din to, shredded coconut. Yung ginagamit natin sa palitaw at kutsinta. And then, last na yata ito, yung galunggong. Magpiprito ako ng galunggong mamaya. And then, yung kalahati, ipapaksiw natin next time. Para meron na tayong ulam sa ibang araw. Tapos, magluluto na ako ng parang congee ni Hera na food niya. Pero, for the meantime, kain muna kanilang chips. Yes. Ayun lang mga kachikis. And then, yung pinabili lang ni Daddy. Tapos, nagdala ako ng tubig. Ayan. So, hindi ko alam kung paano ko ihalo-halo ang aking vlog. For today and also for the other days. So, itabi ko na ito para makapaghanda na rin ako ng kakainin namin ni Hera. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Nasa 1:15 na. See you again.